sa inyo po, Panginoon, ang namin po mga kalinig, Panginoon. Lord, ipahayag niyo po sa amin ngayon umaga ang mga bagay na nasi pong gawin namin bilang yung mga anak. At sa umagang ito, Panginoon, amin pong hinihiling ang aming Diyos na Banal Espiritu ang siya magturo sa amin sapagkat niyo lang po ang inyong pangako. Ama, ano man kaisipan mo at salawin po namin ngayong umaga na hindi po nararapat, inyo pong alisin at patawarin kami, Panginoon, sa umagang ito kung may mga bagay kami nagawa na hindi po nagbigay ng lugod sa inyo. Sa ayong mga pinaglaanan ng aming isip kung hindi tama, sa ayong po mga nasambit, Panginoon, na nagbigay ng sugat sa puso ng aming pong mga kapwa. Tugasan niyo po kami ng mga banal na dugo. Pakindapatin niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay ngayong umaga. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil lamang sa inyong biyaya kami ang nakatayo. Hindi dahil malakas kami, hindi dahil marunong kami. Lahat ay dahil mabiyaya kayo sa amin, dahil kayo mapagmahal sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagsusustina ng lahat ng kailangan namin, ng aming buhay, ng aming hininga. Panginoon, purihin ang inyong pangalan. Tunay na karapat dapat po kayong sambahin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na talagang hindi lang ngayon ang pagsamba sa inyo, kundi kapag kami umuwi na sa tunay naming tirahan. Kaya, Panginoon, ang aming ginagawa ngayon ay exercise lamang ng aming gagawin sa hinaharap. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at anumang gawa ng kaaway upang kami guluhin, upang kami dayain, impluensyahan ay aming sinasaway, tinatanggihan, binawasak sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amin po tinatanggihan anumang katigasan ng puso, katigasan ng ulo, anumang mga masamang kaisipan in the name of Jesus Christ. Kayo po ang maging sentro ng gawain ngayong umaga. Abutin niyo po ang bawat isa po sa amin at ang pangangailangan po ng bawat isa. Purihin po kayo in Jesus' name. Sa inyong palagay, lahat po ba ng ating ginawang paglilingkod ay masasabi po natin naging kalugod-lugod sa Diyos? Kung atin pong tatansyahin at titingnan ang ating mga pinagagawa at ginagawa sa kasalukuyan, ito kaya ho ay nagbibigay ng lugod sa Diyos. Naisip naman ninyo? Ito naman yung sagot ko. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ako pininiwala na lahat tayo gusto maglingkod sa Diyos. Lahat tayo gusto maglingkod sa kapwa. Pero ang tanong mo sa atin, ito ba ay karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon ang ating mga ginagawa? At ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga, paglilingkod na nagbibigay lugod. Sa ating pong teksto kanina, na binasa sa Malakias chapter 1, 6 to 14, salamat po sa magandang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ito po ay tumatalakay sa paglilingkod ng mga Israelita sa Panginoon. At sila po ay tinatanong o nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila. Pero huwag niyo po akong mami-misunderstood. Alam po natin, sabi ng Romans chapter 12, verse 1, ano sabi ng salita ng Diyos? Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Gaya nga po ng binabanggit ni Reverend June Castro sa kanyang book na The Enrichment of Being, pangunahin pa rin po talaga ang being, yung ating pagkatao. Hindi po yung ating doing o paglilingkod. Mga kapatid, huwag niyong mami-misunderstood ang ating mensahe ngayong umaga. Ang pinakapuso o sentro ng ating po mensahe ay hindi lamang yung ating ginagawa, kundi yung ating pagkatao sa harap ng Diyos. Last time, pinag-aralan po natin na gaano man karami ang ating ginawa sa Panginoon, still dadaan pa rin po sa apoy.
At kapag kaulog daig, nasilab, eh, pasensyahan. Wala hanggang timpala, sabi ng salita ng Diyos. Pero pag nanatili, after na dumaan sa apoy, sabi ng salita ng Diyos, ito ay mananatili at tatanggap ng gantimpala. Pinag-aralan ho natin at kinumusta ng ating mga sarili kung magkasunugan man, no? Eh, dumaan sa apoy, talpok po kaya, magiging apoy, o mananatili at tatanggap ng gantimpala. So mga kapatid, ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang paglilingkod na nagbibigay lugod sa Panginoon. Sa aklat po ng Malakias, atin pong bigyan ng kaunting background ang aklat pong ito. Dito po ay mayroong apat na mga major sins na binabanggit ang salita ng Diyos. Una, nakasalanan nila, they show contempt for God. Nilalapastangan nila o binabaliwala nila ang Diyos. Pangalawa na, isa sa mga kasalanan pa nila, ay pinapagod nila ang Diyos. Ano ang, paano nila pinapagod ang Diyos? Ang lagi nilang tanong na, may kabuluhan ba ang paglilingkod sa Diyos? So napakarami nilang tanong sa Panginoon at sinasagot sila ng Diyos. So pinapagod nila ang Diyos sa kanilang kasasalita. Pangatlo na kasalanan po nila ay ninanakawan nila ang Diyos. Ano po ang ginagawa nila? Yung sa kanilang tithes and offering, di ba pagbalak ay Malakias? Ano ang pinaalala natin? Tithes and offering. Huwag niyo mamasamain. Hindi mo yun ang ating bibigyang pansin. May mayroon pang mas mahalaga sa aklat na ito. Pangatlo na problema nila ay they say harsh things against God. Yung bang nakasasakit ang kanila mga salita sa Panginoon. Na para sa kanila, ang problema ho ay ang observations ko dito, they have committed sin against God Himself. Wala ho silang ibang binibigyan ng kasalanan o ginagawa ng kasalanan, hindi tao, kundi ang Diyos mismo. Hindi ho tao, kundi ang Diyos mismo. Pangalawa, they were not realized that they were doing it. That's a problem. Ginagawa nila ang kasalanan and yet, sinasabi nila na hindi ito kasalanan. Yun po ba ay naranasan natin sa ating, ano, minsan? Ay, para sandaan lang naman ito, makukupit sa inay. Ito kasalanan. Okay lang na maglakwat siya. Isang subject lang naman. Alas 10, alas 4 ang sunod. Ang haba ng panahon. So may mga ginagawa natin, tayo na sa palagay natin ay okay lang. So nagkakasala sila and yet, sinasabi nila hindi ito kasalanan. Pangatlo, God did not excuse them for their sins of ignorance. Hindi po excuse ang kanilang ginagawa na dahil hindi nila alam ay okay lang. Bakit po? The Lord expects us to read His word and know His will. The Lord expects us to give careful thought to our ways. Yun po ang dahilan. Pangalawa, the Lord expects us to be listening to the people the Lord has raised to interpret different circumstances. So yun po ang dahilan. Kaya wala tayong excuse, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng sabihin na pwede po bang, halimbawa, nagbiro ka at sasabihin mo na hindi biro. Hindi mo po pwedeng dayain. Ganun din po, hindi natin pwedeng sabihin na nagkasala tayo at in yet sasabihin natin na wala tayong kasalanan. Mga kapatid, nangyari po ito, itong aklat ng Malakay after 70 years of Babylon's captivity. Alam po natin na mga Israelita ay dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sinakop sila ng Babylonia, dinala sa kanila, and 70 years silang nanatili sa Babylon. So, at dahil po doon, yung huling tatlong aklat sa Old Testament, Haggai, Zechariah, Malakay, doon po yung nasulat. And after 70 years, they are expecting they have learned their lessons. Akalain po natin, 70 years, halos isang buhay ng isang tao na umaasang Diyos sa itong mga taong ito ay matututo. Pero ang problema, pabalik-balik po sila. At si Haggai at saka si Zechariah ay tinawag ng Diyos para magministeryo sa kanila. At ang problema, o bago po yun, in-encourage ng dalawang ito na sila po ay magtayo ng templo. Pero ang problema, nagsawa sila at iniwan nila yung tinatayo nilang templo at nagtayo sila ng magaganda nilang bahay. Kung nabasa na po niyo yung aklat ng Haggai,
Diba? Kung atin ang titingnan, ang gaganda ng inyong bahay, pero yung templo ko, wasak. Bakit po? Kasi iniwan nila, ginagawa nila nung una, pero dumating pagkakataon, nagsawa sila, maraming pangako ang Diyos, and yet hindi nangyayari, at sinabi nila, wala namang kwenta to. So itigil na natin, at gumawa tayo ng ating bahay. At anong ginawa ng dalawang ito? Nireview nila sila, at dumating si Ezra, at si Ezra ang nag-develop ng temple worship. At pagkatapos po, siya rin ang nagturo ng law of Moses, si Ezra. Kaya po kung atin titingnan, si Ezra ho ang gumawa ho noon. Then si Nehemiah, kung ating maaalala, ano ginawa ni Nehemiah? Rebuild the wall. Inayos niya yung wall sa Nehemiah chapter 1. So bilang gubernador, ang ginawa niya, tinulungan niya mahirap at kinonvince niya na iwasan, tanggihan ang pag-aasawa sa ibang lahi. At kanya rin pinaalala na kinakailangang pahalagahan ang Sabbath. Then, pinaalalaan din niya na kinakailangan magbigay ng tithes and offering. Ang problema, later, nung pumumalik si Nehemiah sa Persian, sa servisyo para sa Persia, the people returned to their old lives. Minsan, sounds familiar. Yung pag wala ang pastor, hindi, okay lang. Pag walang pastor ang church, balik na naman sa dating gawi, dating asal. So, ganun po ang trabaho nila. Nung naroon si Nehemiah, okay ang takbo ng kanilang spiritual na buhay. Pero nung umalis po si Nehemiah, balik ulit sila sa dating nilang paumuhay. Bakit po? Dahil sila nainit sa pangako ng Diyos. Yung po kanilang religion tradition, o yung kanilang religion became tradition. And they did not teach the Word of God. Yun ang problema nila. Para sa kanila, yung pagsimba ng Linggo, o sa ating panahon, tradisyon na lamang. Ika nga'y pakaraos na ang masabing nagsimba. Wala na hong dating. Wala nang impact sa kanilang buhay. Minsan ganito rin ang kalagayan ng mga mananampalataya. Parang, hindi na naman. Hindi na nga. Wala rin naman magawa. Pupunta na ng church. Pero walang dating. Wala hong galak sa kanyang puso. At ganito rin po ang kanilang kalagayan. Ano po ang ating lesson na makikita rito? When we receive promises from God, sometimes His answer is not immediate. Let us remember that God is not in activity. Di ba minsan, nagpe-pray tayo 6 years, minsan nakakaumay na. Ito na naman ang pagpe-pray ko, Panginoon. 10 years, 20 years, mamamatay ka na't lahat, hindi pa nagbabago yung iyong pinapanalangin. Matagal ka na nagpe-pray, hanggang ngayon, hindi ko pa sinasagot. At minsan, di ba, dumatating sa punto ng ating buhay na totoo bang may Diyos? Ayoko na. Magaling pa yung dati kong pananampalataya. Walang bawal, okay ang lahat ng bagay. Pero dito kung pala ako sumunod, saka naman parang umigat ang buhay. Pero mga kapatid, ang ating talata ngayong umaga ay tatalakay sa pagbibigay lugod sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga sa ating teksto, meron pong mga tanda na ang ating paglilingkod ay nagbibigay lugod sa Diyos. Pag sinabi ho nating tanda, o kaya senyales, o signs, ito yung magsasabi na, oo nga, totoo nga. Ano yung una? Una, kapag nagbibigay tayo ng best sa Panginoon. Unang tanda na ang ating paglilingkod ay nagbibigay lugod sa Diyos kapag nagbibigay tayo ng ano? Best. Hindi yung second best. Wala. Diba? Good, better, and best. Pag tayo nagbibigay ng best sa Panginoon, ano ang kanilang hinaing sa Panginoon? Ano lagi nila sinasabi sa verse 12? Sabi roon, walang halaga ang aking dambana at naghahandog ng pagkain hindi karapat dapat. But you profane it by saying the Lord's table is defiled and its food is contemptible. Inilalagay nila nung panahon yun, di ba? Hindi naman kapatid ngayon na nasa sobre na ang ating binibigay sa Panginoon. Ang baka naman, hindi ko pwede lagay sa sobre. Hindi rin kasi sa sako.
So, ang ginagawa ho nila, kung isa lang ho kasi ang place na pwede nila sila mag-worship, kung halimbawa galing ka ng Rosario Cavite, o kaya naman ay ng Antipolo, o ng Dulong-Dulo, isa lamang kanilang pwedeng puntahan para sumimba, o para sambahin ang ating Panginoon. At sa daan, siyempre nakakahanda, wala naman ho noong Mercedes, o Ferrari, noong panahon yun, wala akong Montero. Talagang paa ko ang minagamit at kung may sasakyan ay pinakamagaling na ho kung may apat na paa. Yun lang ho ang sasakyan ng panahon yun. So pagkakating sa temple, anong ginagawa nila? Inilalagay nila sa ibabaw ng mesa ang mga handog at ang iba basta na lamang ibinibitang, marahil ay binabagsak pa. Ay pagkakalayo pagkakalayo ng iyong pinagpulat at pagod na pagod ka. At ngayon iisipin nila na doon lamang ang place. So wala na silang pagpapahalaga sa pagbibigay sa Panginoon. Yung ba nagbibigay sila, andiyan ang puso nila ay malayo sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Nagbibigay sila na sa palagay nila malaki yung ibinibigay, andiyan ang puso nila malayo sa Panginoon. Yung ba naranasan na natin mga kapatid? Yung nagbigay tayo pero parang sa likod ng ating isip, hindi ko kung ano na ibigay doon. Sayang eh. Kailangan ko pa naman bukas, dadating yung pag-iilaw at magtutubig, wala akong maibayan. Dumadating po ba sa punto ng ating buhay ang ganitong kalagayan? Na minsan parang hindi na ubas na naibigay sa Panginoon, talagang tinatakpias natin. Pero tanong sa atin, eh paano po hindi nagiging karapat-dapat ang handog sa Panginoon? Ano ba ang basihan? Ano ba ang nakikita pagka hindi karapat-dapat ang handog sa Panginoon? Una, kapag po may kapintasan. Kaya ho noon, hindi ako pwedeng ihandog. Hindi ako tatanggapin. Salamat ngayon. Grasya ng Diyos. 7 and 8, sabi noon, look at your Bible. Sabi rito, verses 7 and 8 sa The Living Bible, when you offer polluted sacrifices on my altar. Come to think of it, polluted sacrifices. Polluted sacrifices? When have we ever done a thing like that? Every time you say, don't bother bringing anything very valuable to offer to God. Grabe yung kanilang katuwiran na parang, kung ito nila bigay natin. Sabi rito na, don't bother bringing, bakit kami aabalahin sa pagdadala ng mga valuable, mga mahalagang bagay. And sabi roon, you tell the people, lame animals are all right. Okay na yung medyo na hingkay. Okay na yung pilay. Lame animals are all right to offer on the altar of the Lord. Yes! Even the sick and the blind ones. And you claim that this is not evil? Try it on your governor sometime. Give him gifts like that and see how he is. Grabe yung kanilang sinasabi na okay lang to, and yet para sa kanila hindi ho ito kasalanan. Tingnan ho natin. Para sa kanila, ang kanilang ginagawa hindi kasalanan. The Message Bible, ang sabi roon, when you say the altar of God is not important anymore. Grabe itong mga priest na ito na wala nang halaga ang pagsamba sa Panginoon. Yun po ang kanilang sinasabi. Sabi roon, worship of God is no longer priority. Mga kapatid, ito ba yung ating sinasabi? Ang pagsamba hindi naman priority na dyan. Mas mahalaga ang trabaho. Pero mga kapatid, masalamat po ito sa Panginoon. When we say na pagsamba sa Panginoon ay hindi po prioridad. That's defiling, ang sabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin lang po, para sa mga Israelitang ito, binibigyan nila sa Panginoon tira-tirahan at sasabihin nilang, madalas po ba natin marinig yung salitang okay na yan? May okay naman na okay nga. Pero meron hong
okay na yan. Na, mapapagtiyagaan na. Ika nga eh, nasa tatingin. Diba, madalas na sinasabi natin na gumawa ng isang bagay at sasabihin natin na okay na yan. Ang tanong sa akin, gano'ng kadalas sinasabi natin ito sa Panginoon? Okay na yan. Maintindihan naman yan ni Lord. O diba? Okay. Kumari nag-invite isang day. Minsan lang ito. Maintindihan niya ni Lord. Diba, ito po ang ating mga dahilan. Pero mga kapatid, minsan, madalas, binibigay natin sa ating Panginoon ay tira-tirahan. Tira-tirahang oras. Yun pang, kapag nagawa mo na ang lahat ng dapat mong gawin, saan ka maglalaan ng time para mag-devotion? Yung sa 8 oras o sa buong, sa 12 oras, gagawin mo ng 11 oras para sa iyo, at kay Lord 1 oras, at mamaya dahil unti-unti tinatapyas mo, mawawala ni si Lord ng oras. Tira-tirahan. Tira-tirahang panahon ang binibigay natin minsan sa Panginoon. Yung pagdadating, parang pag Sunday, okay lang na late. Hindi lang naman ako ang late. Tira-tirahan. Mga kapatid, okay ko ang tawag doon. Slightly used. Ika nga. Pero mga kapatid, kung sabi nga ng salita ng Diyos, ito na lang. Pagbigay kayo ng bulag, pilay, at saka may karamdamang hayop, ibigay nyo sa governor. Ibigay nyo kay mayor ng GMA. Na parang halimbawa na kung ikaw magbibigay ng isang regalo sa iyong kumpare, papayag ka ba na nakalagay sa isang laking-laking kahon, tapos ang nakalagay sa loob ay panyo na gamit, hindi pala ba? 10 taon mo nang ginamit? Eh, huwag mo kong tanggapin. Ganun po ang sinasabi ng talata. Na parang okay na maglingkod sa Panginoon, okay na magbigay sa Panginoon na hindi ko best. Pero mga kapatid, sa Panginoon nga, hindi dapat tiratirahan. Hindi tiratirahan oras. Hindi tiratirahan panahon. Hindi ko tiratirahan pera. Kung mag-offering, talagang bunot yung nakalansin. Kung ang bulsa yung nagtuhod. yung pinakamaliit at sinasalat. Teka, dalawa ang bilog nito sa mga. Hindi yung poli ng luma. Yung mga nakakawak. Tira-tira ang pera. Yung bang after na makuha mong lahat tung sa'yo, saka mo ibibigay yun sa Panginoon. Minsan talaga natin tira sa Panginoon. Bariyad. Minsan talagang tira-tirahan. Tira-tira ang pera. Nakakalungkot sa Panginoon. Minsan tira-tira ang talento. Na pagka nag-practice, worship team, na parang, hindi, okay na to. Isang padaan, okay na to. Dalawang padaan, okay na to. Ay, sa ano na ulit? Maaayos din yan. Tira-tirahan, minsan binibigay natin sa Panginoong talento. Kung mga patid, dadaan natin pag sinabi natin okay na yan, medyo may problema ko tayo. Tira-tirahan, pananamit, minsan yung bang pagsisimba, hindi, okay na to. Pero pagpupunta sa mga okasyon, talaga ng mga naligo, nag-toothbrush. Pagsisimba, okay lang na, walang ginalaw sa katawan. Okay na to. Bakit ganun? Bakit pagkakotawa ang humihingi? Parang hindi tayo makahindi. Pero pag sila lang humihingi, parang okay lang lahat ng bagay. Nakalungkot. Pangalawa, pag-uninakaw. Paano hindi nagiging karapat-dapat ang handog sa Panginoon kapag ito ay ninakaw? Ang sabi ng salita ng Panginoon, at inyong iniharap ang nakuha sa dahas. Grabe itong mga taong ito, na para sila yung makapaghandog sa Panginoon, ang gagawin nila, talagang kukuha sila noong sa ibang kawan at sila ho ang dadali sa Panginoon. Na parang, kumbaga yung corruption noon ay lantaran na rin at ginagawa ng marami. Na parang makapaghandog, ay talagang kinukuha sa dahas. Na parang, kung sa, halimbawa sa opisina ngayon na okay lang na kumuha ng ganitong halaga,
hindi naman ito mapapansin. Para isang daan dito, ang 10% naman ito sa Panginoon. Na iniisip natin, okay lang yun. Hindi po ba? Na parang okay lang yun. Wala tayo, hindi tayo nababagabag kasi sa Panginoon naman natin ibibigay. So ganito po ang konteksto o pinag-uusapan dito na parang hindi lang ako may kapintasan, kundi ninakaw pa. Kung grabe na ho yung may kapintasan, eh mas grabe yung pangalawa. Kinuha sa dahas. Ano sa dahas? Bigay mo na, upa ako kita. Yung pag-ano sa dahas talaga, yung violence, hindi papayag na hindi niya makukuha. Yun po ang ibig sabihin. Pero mga kapatid, kapag po hindi best ang ating binibigay sa Panginoon, hindi po yun nagbibigay lalo sa Panginoon. Kung ating natitignan ang ating mga sarili, tayo po yung nagbibigay ng best sa Panginoon. Kung tayo yun nasa makasalanan pang mundo, talagang best. Pag si kumpare dumating, lahat talagang nangungutang para makapaghanda. Lahat ginagawa para lamang, di ba pagka yung Santa Cruz, ano anumang mga prosesyon, talagang binibili ng mga magagarang kasuotan ng kanyang anak. Pero bakit mo maging tunay na mananampalataya ng bagong standard? Nakasama ba ang pagiging Kristiyano natin? Mga kapatid, isang tanda na ang ating pamiling po din ibigay mo din sa Diyos kapag nagbigay tayo ng... The occasion is not calling for it. Pangalawa, kapag puspos ng kagalakan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kalawang tanda ng ating paglilingkod ay nagbibigay lamig sa Diyos kapag ka puspos ng kagalakan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Anong kanilang sinasabi sa Panginoon? Verse 13, nakakapagod ka ang lahat ng ito. At ako'y inuungusan ninyo. Isipin ninyo, yung unang talata, binabanggito dito na ibinibigay ay ano? Mga pilay, may sakit, at saka? Ninakaw. At saka mga may kapintasan. At ngayon sa verse 13, sinasabi nila, may kapansanan na nga ibibigay nila at sinasabihin pa nila, nakakapagod na ang lahat ng ito. Hindi naka-best yung kanilang ibinigay, nagre-reklamo pa sila na nakakapagod ang lahat ng ito. Ano po ang sabi ng NIV? And you say, what a burden! And you sniff it at it contemptuously, says the Lord Almighty. Ang sabi po ng The Living Bible, you say, oh, it's too difficult to serve the Lord. Ano ba yung nasabi na ninyo, napakahirap naman maglingkod sa Panginoon? Napakahirap naman sumunod sa Diyos. Do what He asks and do what He asks. Napakahirap sumunod sa paglingkod sa Diyos at sumunod sa Kanyang sinasabi. And you turn up your noses and the rules He has given you to obey. Yung bang, ang sabi nito, think of it, stolen animals, lame and sick, as offerings to God. Should I accept such offering as this, as the Lord? The message, ang sabi nito, and when you say, I'm bored. This doesn't do anything for me. Wala namang kabuluhan, wala namang nagagawa ito sa akin. Hindi naman ito nagpapayaman sa akin ang paglilingkod sa Diyos. Nakaka-boring naman ang paglilingkod sa Diyos. At sabi rito, you act so superior. Sticking your noses in the air, act superior to me, God of the angel armies. And when you do offer something to me, it's a hand-me-down or broken or useless. Do you think I'm going to accept it? This is God speaking to you. Sabi ron, this is God speaking to you. Alam niyo yung you sniff at it? Yung bang? At diba yung mga babae, yung mahilig sa inyo, yung nasiring, tapos, hindi ko ako babae, nalaki ko. Yung bang ini-smiran? Yung bang parang may binigay ka, pero, sa kanyang kabila, sa tagilitan, meron siyang sinasabi na hindi maganda. Yun pong ibig sabihin noon, na nagbigay ka na, and yet, meron ka namang sinasabi sa iyo, sa likod ng iyo kaisipan.
So, yung sabihin, ang paglilingkod sa kanila ay nakakapagod. Yan po ang ibig sabihin noon.